Magandang buhay mga idol, Sports Life Channel PH po. Balitang PBA pa rin tayo mga boss. Alaska may hinugot mula sa free agency. Siya na kaya ang magsasalba sa matumal na aces? Calvin Abueva may matinding ipinangako sa Magnolia Pants. Ano kaya yon? At Matthew Wright, nagre-request na ng trade. Siguradong una-unahan ang mga malalaking teams para makuha ang serbisyo niya. Yan ang mga pag-uusapan natin ngayon mga boss. Pero bago yan, huwag niyong kalimutang mag-like at mag-subscribe sa ating channel. I-click niyo na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga sport news na malulupit. Pa-support na din po ang aking Facebook page, ang Sports Life Channel PH. Salamat po. Eto mga boss, Alaska Aces, pinapirma na ng kontrata ang MPBL MVP na si Gab Banal. Ayon sa report, ang contract signing e pinangunahan ni Alaska Aces Team Governor Dickie Bachman at ni Alaska Aces Head Coach Jeffrey Carriaso. Kung noong una, hindi masyadong nabibigyan ng atensyon sa PBA si Banal, kaya siya nawala sa liga, ngayon, mukhang napaganda pa ang paglalaro niya sa mga iba't ibang liga dahil mas lalo siyang nahasa sa mga liga na yon. Lalo na noong nasa MPBL pa siya, na lumabas talaga ang potensyal niya doon, na kaya nga siya nahirang na MVP noong 2019. Sabi nga ni Coach Jeffrey Carriaso, kung minsan, ang kailangan lang ng isang player, yung oportunidad para mailabas niya yung tunay niyang potensyal. Solid na player tong si Banal, na malaki talaga ang maibibigay niyang kontribusyon sa Aces. Si Gab Banal na kaya ang magsasalba sa nagpapalakas na Alaska? Dumako naman tayo sa mainit pa rin na pinag-uusapan, ang pagkakatrade nga ni Calvin Abueva papunta sa team ng Magnolia Pambansang Manok, na may matinding ipinangako sa mga fans ng Magnolia. Sa naging trade ni Davis papunta sa Magnolia, naging hati ang opinyon ng mga PBA fans. Pero naging mas maingay ang mga fans ng Magnolia, na sobrang nananabik na makitang maglaro si Davis suot ang jersey ng Magnolia. Agad naman niyang sinagot ni Calvin Abueva, naramdam na ramdam ang init ng pag-welcome sa kanya ng mga fans ng Magnolia, na sobra daw siyang nagpapasalamat sa init ng pagtanggap sa kanya ng mga Magnolia fans, at ipinangako na gagawin niya ang pinaka-the best niya para mabigyan ng kampiyonato ang team ng Magnolia. Gusto na daw kasing maranasan uli ni Calvin Abueva na makapag-champion uli sa PBA na huling naranasan niya noong 2013 pa sa team ng Alaska. Nagpapasalamat naman si Calvin Abueva sa team ng Phoenix, lalo na sa management at coaching staff nila. Ibinigay niya naman daw ang the best niya, kaso nga lang hindi talaga sila nakarating sa kampiyonato. Siguro daw may dahilan. Madami na talaga mga fans ang na-excite, lalo na pag nangyari na ang Manila Clasico, na isa ang laban na yon sa pinaka-inaabangan ng mga fans ng PBA. Eto mga boss, ang huli nating pag-uusapan pagkatapos ng malaking trade kay Calvin Abueva ng Phoenix, dahil daw sa hindi na nito kayang bayadan ang may malalaking kontrata sa roster nila. Ngayon mga boss, may lumalabas na balita ngayon na nagre-request na daw ng trade ang isa pa nilang superstar. Ito nga si Matthew Wright. Di naman lingid sa atin na iba ang samahan na nabuo nila Matthew Wright at ni Abueva. Kaya siguro parang naninibago si Wright, dahil siguradong mag-iiba na naman ang laruan ng team nila. Iba kasi yung angas at hassle na naibibigay ni Davis sa team nila. Saka sa ginawang aksyon na yun ng Phoenix, kaya siguro napapaisip na itong si Matthew Wright na mukhang malabo na siyang makatikim ng kampiyonato sa team na yon. Sayang lang yung nabuwag na malakas na duo nila ni Abueva, kasama pa si Jason Perkins. Isang piyesa na lang sana, malaki na ang posibilidad na makaabot sila sa pangarap na finals. Pero ngayon nga mga boss, ayon sa rumors, nagre-request na nga ng trade sa Phoenix si Matthew Wright, na sigurado naman sa taglay niyang kasikatan bilang superstar sa PBA, halos lahat siguro ng teams magkaka-interest na kuhanin ang serbisyo niya, lalo na ang mga malalaking teams sa PBA katulad ng MVP teams at SMC teams. Sigurado mga boss, kung totoo nga ang rumors na yon, ngayon pa lang dadagsa na ang offer kay Matthew Wright. Kahit sabihin natin na may previous contract pa siya sa team ng Phoenix, sa mga nasasaksihan natin ngayon sa PBA, parang wala nang imposible, lalo na sa mga ma-impluensyang teams. Imagine na lang natin kung mapupunta si Matthew Wright sa isa sa mga teams ni MVP, na madaming fans ang nagsasabi na gagalaw na din sila
dahil hindi sila papayag na mapag-iwanan ng mortal nilang karibal na SMC Teams. Kayo mga boss, kung maitetrade si Matthew Wright, saang team kaya siya mapupunta? I-comment nyo na yan sa atin.